ni Oracle with the fortunes and eh. Which is true. Walang natatoy naman dito. Tamang ano lang naman. Tamang pull lang naman ng wave dito si Scamberlo to delay yung para maka-push hard yung wave dito ng ni Nando. Yuppie. So, alright. Tingnan natin dito. Scam with the boots. Pero, uy, si Johnwell dito zoning out. Etong si Mirana. Pero meron pa siyang 2 stacks of leap charges, I mean. Ang so, ayun, naalala ko na pala kung sino yung nag-Oracle Mage. Si Stepdad sa Civil War. Oo. Medyo unconventional. Pero, ang laking tulong kasi ng Oracle Mage. Kasi makatid din yung base damage na binibigay dito. Pero, Scamber, Lu... Mukhang delikado, Nando, with that Tsukuchi, and meron siyang boots dito, pero does it help? So, one more right click, oh no, the fog. Pero play hard with the right clicks dito. Oh, Nando, na-hook pa nga siya dito, pero naaamoy siya ni player right now, blood right, and the damage from the tower. Grabe naman si Scam dito with his punch. Marami na siya na bibiktima with this hook, ha? Medyo ano, medyo deadly din yung lane dito sa taas at saka umasim din doon si Nando sa engagement na yun. Though kaya kasi nilang patayin talaga yung Pudge. It's just that nag-fog at saka yun na nga, meron siyang boots dito so hindi na siya inabutan ng side ng IAP. And grabe yung hook din ni ano doon ni Scamber. Oh, si ano talaga tinamaan si Nando. Maybe he's just targeting etong si Nando. Kimo. Si Kimo sana yun. Pero syempre... Lumiko. Nasa likod si Nando eh. Kaya siya yung nahuli. Yuppie. So, tingnan natin dito sa bottom lane na Janwell do his position 5 stops na nagpupul lang dito ng lane. While Green naman on his Mirana medyo pinapahirapan dito. Etong si Natsumi pero may engagement dito. Aro? May pana. Hindi siya tatama. Napakaganda shackle shot from Natsumi. And that wouldn't be enough. And Janwell, nag-TTP. Mid lane. Oo, sa gitna. Kimo dito is in trouble. Janwell dito. Meron nga ba siyang anything dyan na ibabato kay Kimo? The dodge. Kaso hindi na... kaso tatama naman dito. And Kimo is in trouble. Boundless try to cancel the charge. And that is a really good timing by Janwell. Pero nando naman nakikipaglaban si Mr. Playhard. Napakabilis niyang tumakbo. Pero sino nga bang magwawagi dito? Playhard might fall down. But he does have the magic stick. Oh, nando. Aasim ba siya dito? Pero Kuku on the mid lane. Solo kill by Japoy. Oh, hindi pala solo kill. Nandun si MK together with Scam. And the tips coming out from Japoy. Medyo magulo, medyo sulit-sulit yung engagement sa different side ng maps. May naka-charge nga sa bottom lane eh. Ito. Sino ba ang charge dito? Si Natsumi na naman. I think they will go again for Natsumi. Pero napag-windrun. Napakada. Oop! Yung arrow din kasi ni Mairana hindi masyadong tumatama. Kanina pa eh. Kanina pa din. Pero ito naman. Si Kuku. Nako, Kuku. Oh, naputol. Etong ano ni Johnwell. Pero Kuku being slowed down. Plus the hook. And it's gonna be, I think, 3 times in a row. Kuku dying. Yep. On this game for 5 minutes. Oh, no. Medyo mahirap na to for the side of IAP. Mid Enigma pa naman. So, kung mag-mid Enigma ka, syempre, naghahabol ka ng early level at saka early items as well. Oo. So, ngayon pa lang, medyo napapalo siya ni Janwell. So, play di na maganda. Hard. Di na maganda. Play hard! Pero, Kimo, do we have the damage to bring down Mr. Play Hard? Oh, no! Blood right. Kimo is dead dito. Play hard? Nagbe-bait lang siya dito. And, Kimo... wala siyang damage. Walang bash na lumabas. And nando dito, naaamoy kasi ni Play Hard. So, mabilis din yung movement speed. Pero, oop! Pana, tumama kay Bloodseeker. Pero, magdi-disengage siya lang doon. Call ng IAP yun. Yuppie. So, sobrang ahead ng team niyon esports right now. 9-1 yung score on the board. Janwell naman dito just casually leeching out experience since Oracle is on top lane. So, typically yun yung ginagawa ng mga... supports. And yep, makati talaga yan. Napakalaking damage yan. At the same time, napaka bilis ng cooldown. At saka sabi nga daw nila, kapag nag-Oracle ka, kapag magaling daw talaga yung Oracle player, sobrang mapapanish ka talaga sa lane. Yep. Especially kapag mataas yung level mo. Pero ito, mid lane. And Kuku, the setup once again. Pero disconnection sila ni Janwell right there. But still, the damage is enough. And Kuku being punished here 0-4. On the middle lane.
04 si Kuko dito ah. Medyo kakaiba tong nangyayari ah. Well, this is like expected ko na. This is Neon Esports and they know what to do. Pero ito naman, Kimo charging on the bottom lane pero kinatsil niya yun. Escape lang, try to escape lang sa engagement na yun. Parang ano lang talaga to eh, friendly game kumbaga para sa kanilang for both teams. So, at saka di rin masama for Neon Esports to na parang tara experiment draft tayo dito sa yep invitationals kasi malay mo yung mga experimental drafts eh mag-work out sa pinakamismong DPC na nilalabanan. Tsaka this is still group stage pa rin naman and Japoy dito tinaman ang arrow, he might fall down but scam widow Kuko dito meron siyang black hole, meron naman, he can use it whenever he wants pero they will not use it, sayang naman for a punch and they will get a kill and double kill para kay Kuko. So, napakagandang arrow para dito sa Mirana. Medyo nakakabawi na rin naman dito si, si Kuko. Ala, nakabawi siya ng tip dito. Tumawa lang siya eh. At least nakabawi ng tip. Oo, at least nakabawi. Di kasi, oh, sino po ako? At least na-tip kita. Pero dito, bottom lane, si Natsumi. Napakapayapa ng kanyang mundo dito. Hindi siya masyado na nagagalaw dito with his 50 and 27 last hits and denies. And dito naman sa top lane, Playhard. Mukha siya naman ang ipapunish. Nako, Playhard dito na charge and a black hole. Tama-tama yung paggamit nila dito. They should use it on the core. And tingnan natin si Johnwell dito. Ay, nako, mamamatay ata. Nandito na si Kuko. Meron ba siyang pang-stun dyan? And there you go. Pero Japoy is here. And Johnwell dito is on the run. Luciano might fall down. Pero nandito na si Scam. Kimo with the charge on Japoy. Pero look at that combo. Natsumi with that second skill as well. Nandun yung damage. Walang black hole. And Kimo, nakatayo na lang siya dito. Grabe yung damage ng ano ni, ano, no? Japoy? Japoy. Oo, sobrang ano din eh. Sobrang taas din kasi ng ano, base damage. Sigam mo, 360 damage yung ibibigay din. Yung root pa is, meron din siyang damage. So, sobrang cutting niya talaga for position 5. So, di natin masisisi. Mid nga siya eh, di ba? So, plus null pa. Oh, Luciano. Mahuli. Oh, scam with another hook. Plus Natsumi's shackles right there. Pag nabuhay doon, 20. Napaka ano lang. Ang mahirap pa dito for the side of team IAP, no? Matagal yung cooldown ng Enigma. Masyado din cooldown dependent yung heroes nila. Aside from the Enigma, meron din silang MLS na mataas din yung cooldown pag engage or disengage. Oo, and I think wala pa nga level 6 dito yung ano eh, Mirana eh. So, medyo mahirap talaga yung naging lane nila. Ito pa lang yung levels. And mid tower, ito na. Pero po siya ng Neon Esports. So, tingnan natin dito mukhang madedepensahan pa ba ng IAP, itong middle lane. I think medyo malabo na eh. Parang hintayin na lang nila na... Wala kasing black hole eh, no? Idolons na lang din yung pinang-dedepensa nila eh. Parang inabandona na lang din nila. Although nandito si Kimo at saka si Luciano para katpare, patagalin. Pero Natsumi. Mababasa gata. Maybe madedeny pa, pero yep, hindi madedeny dito. And Neon Esports, they might get the kill on Kimo. Oh, lumalasit pa si Johnwell. Pero at least nambatay naman si Johnwell dito sa Gatling Bells. Pero, oh, the Rapture Luciano dito. He needs to stop. He's trying to TP out the Shackles. So, he's still on cooldown dito. Wala silang pang-cancel ng TP. And... ito, bottom lane, na-push Kuko? Na ni Kuko. Kuko, makakaramdam pa siya dito. Nag-TP out na rin siya. Pero Monkey King, wala siyang mana para may stun si Kuko dito. And sayang, top lane naman, si Nando, walang kalaro. Walang kalaro? Oo, wala siyang kalaro. Ito, parang the whole time. Parang doon na sila sa taas. Ngayon, recently, nagpo-push-push na lang sila. Mm-hmm. Problema din kasi dito, counter na counter yung ani, yung Pangolier and Weaver dito ng isang Bloodseeker. So, hindi ka basta-basta makakapag-likot. Shukuchi at saka yung Rolling Thunder ni Pangolier. So, sobrang hirap. Pero ito na nga, 11 minutes into our game, 15-6 ang ating score. Lamang na lamang ang Neon Esports. But it comes to kills and 5k net worth lead. Eh, nasa kanila rin. Tingnan natin kung paano makakabawi. Nando, makikita ata. Uy, na-shock kills. Pero do they have the vision
Pero Natsumi dito na charge and level 6 na si Kimo. Natira si Luciano with swashbuckle and Scam is in trouble as well as Luciano's ultimate rider. Naputol pa yung puno pero ayun na nga. Play hard dito with the rupture once again. Blood ride. Will it connect? Yes, it connects on Luciano. Medyo bitin yung kanya swashbuckle right there. Kimo, pero Kimo with the charge on Japoy. Nandito na din si Kuku running towards Japoy dito. Gusto niya bumawi kay Japoy. Pero Kimo together with Nando, do they have the damage? Kill, yes, sir. Januel naman dito. Nasa puno-puno lang muna eh. Na nangyaring trade, that would be 3-for-1. Maybe 4-for-1. Pero napakabless na ito ni Bloodseeker tumakbo. Yeah, sa engagement. Uy, si Kimo namatay pa rin dito. Uy, masyado malalim eh. Sa three lines. Nakita siya dito ni Januel. And Nando, nag-TP out na rin siya. Tingnan natin dito, 4K. Yung gold lead ng team Neon Esports. Uy, so, gusto pa nilang lumaban. Si Green yung pinag... Ano, sino pinag... to si Green? Si Green. Pero hook, uy, sayang, hindi ko mabet, pero meron naman siyang third skill dito. Meron siyang ultimate, dismember. Wala siyang ultimate. And yun na nga, nakagat ni Mr. Scam. Etong si Green. Green ba? Yes. And Natsumi, may Midas na siya. Pampabilis din ng farm as well. Going na siya for boots of travel. And naka-next kanya is yung MKB. And yeah, naman dito, tamang kulitan. With play hard and si Nando going siya for Maelstrom. Para mabusap yung kanyang farming din. Pero na-charge dito, hihinto pa si Kimo. Nope, hindi siya hihinto. Itutuloy niya. Dito si Javel, pero may bukos ka ba na kinumit dito? Boneless strike sa dalawa. Pero play hard with that second skill. Hindi na matatama, pero madaming damage na na-deal yung Wukong's command. Pero mamamatay pa nga dito si Nando. That was a bad trade. I think madedeli yung farm ni Nando dun and nakuha lang nila which is position 5 and a Bloodseeker na position 3. Medyo wala ring mana dun si Nando eh para makapag time lapse eh. So sayang din yung pangyari na yun and yung stake niya is wala ring mana on that engagement. So hindi rin sapat yung time lapse. Pero yung hook, hindi tamama. Yeah, hindi tatama. Yuppie. So tingnan natin. Still 4K gold lead dito for the side of team Neon Esports despite losing 2 heroes kasi yun na nga, nakakuha sila ng trade. Masyado sigurong malalim yung ginawa ng IAP dito sa bottom lane. It's under the tier 2 tower which gives extra space. Armor din. Kasi pag under the tower ka, may armor eh. So medyo makunat. Ilang armor din nata binibigay na, ano, ng isang tower. Parang hindi ko rin alam eh. Yep. Pero ito na nga, on the mid lane, medyo nagkakaroon ng skirmish dito. Pero I think hindi sila go-go. Natsumi, kino-spar dito si Nando, nag-timelapse. And I think medyo atras lang dito si Nando. Dito rin si Japoy. Pero tingnan natin, guys. Ayan, Nando, he is able to get away. At, Buna yung kanya Maelstrom. I think going siya for Glipnir. Kasi badalas pag Weaver carry, ayun yung nakita kong item agad. Ina-item. Pag naka-mailstorm ka, rarekta ka ng clip near. Yuppie. At least meron kang pang huli dito sa side ng Neon Esports. Pero tingnan natin, Kuku dito meron siyang Blink Dagger. Hindi pa niya nare-reveal to. So maybe we could see a really nice black hole coming from Kuku. Pero si Mirana dito, wrong turn as he turns to 4 heroes ng team Neon Esports na nakasmoke. Meanwhile naman, nandito na si Johnwell chasing down any hero. Pero si Kimo with the charge. Pero naku, delikado si Kimo dito. Nandito na yung squad ng Neon Esports. Ala ka diha! Oops! Tinamaan ang silence dito. Hindi mo base yan! Hindi mo base yan! Kabila sa kalaban yan! Pero yun na nga, medyo napasama yung engagement dun. Although na napitas nila si... yung pagkapitas pala kay Green sana dun sa Triangle Camp, eh nagbigay na ng hint kung nasaan yung positioning ng Neon Esports. Sana nakapag-back agad sila that time. Pero ito, play hard siya. Ito, going na siya for Glipnir as well. Si Nando dito, tingnan natin, wala pang naka-queue up na item sa kanya. While Luciano is going for Yules. Feeling ko mahuli si Nando, pero tingnan natin, medyo malayo naman yung kanyang tinakbuhan. So, kabilang side. So, he's gonna be okay. Maybe mapapatay niyo po yung courier. At ayun na nga, naispatan niya yung courier dito. And tingnan natin anong gagawin niya.
Ang mahirap lang dito, medyo nauubusan na siya ng mana. Oh, at saka ano, madami pang catch din yung Neon Esports dito sa Weaver. Ngayon ko lang na-realize. Merong Dismember, merong Oracle, merong Bloodseeker. So, sobrang mahirap talaga yung buhay ni Nado. Ayun na nga, going nga siya for a clip near. Ang mahirap dito, hinahabol siya ng team Neon Esports. Eh. Wala siyang mana, so kapag nahuli siya dito, okay, wala medyo, na. Mag-out na siya. Nag-TP out na rin siya. So, ito na nga 22-11 yung ating score for 16 minutes into our game. Meron pa na mga kasunod na series dito. Oo, meron pa Execration versus Reconing Esports. Yung Reconing Esports... Sila Tihi. Parang sila yung former Smart Omega. Pero dito, Natsumi, Black Hole. Kinumit na dito sa Wind Ranger. And definitely, they will kill etong si Natsumi na sobrang tahimik ng mundo kanina. So, that is the second time na ni-release ni Kuku yung Black Hole on this game. So, sulit na sulit kasi puro yung nabablack hole niya dito, puro cores. At the same time, hindi naka-cancel out dahil alam nila na wala dun yung other heroes ng team niya yun. Nakita nila sa vision sa mapa din. Pero ito, Janwell at Kuku. Ano kaya ang plano nila dito? Japoy, nag-TP na rin. Also, eto si... Wukong's Command, kinumit dito. And Moonlight MLS? Shadow, MLS. Kaso may dust eh. Pero mamatay pa rin Luna, dito. Luna, solo kill ni John Will. Nag-TP na rin dito. Patay pero si Gamot. Uy, may blood right. Wala naman tatamaan. Pero na-rupture etong si Mirana. Pero Playheart is in trouble dito. Medyo masakit. Postra, misang ganda coming from Japoy. And Playheart, medyo duguan na rin dito as well. Nando, tamang kulit lang din dito. Shukuchi, nahabol niya pa rin dito. Si Natsumi, Devil 2000. Nakapag-timelapse dito si Nando, pero Natsumi, mamamatay na dito. Dismember will be committed dito kaya Kimo, pero na-cancel yun. Janwell will use Scepter. Namatay dito, killing spree kay Japoy, Janwell. Team Y Pata? Naka-dust? Pero wala silang panghabol kay Weaver. Masyadong mabilis yung... EPs. Tingnan mo nga yung item ng ano, Monkey King. Medyo... Na-solo kill niya eh. No, Yule Scepter. Tapos kasi yung level ng isang Monkey King. So, without Enigma, without Black Hole, he cannot fight up against MK na meron din Wukong's Command. So, yun lang naman kasi binabayaran talaga sa Enigma. Aside from that sa Eidolons na pambose talaga sa XP, yung Black Hole talaga, which is sobrang haba ng cooldown, 180 seconds. So, ayun na. Kahit si Janwell lang, ano, kayang-kaya niyang isolo kay si Kuku. Tingnan mga Meron nga Orb of Corrosion kasi. Tsaka mas mataas pa yung level niya kay Kuku. Kaya siguro, ganun-ganun na lang din yung damage ng mga skills niya dito. Yung tapang niya, kumbaga. Naka-max out na lahat ng skills niya eh. Pero looking at the net worth, still Kuku pa rin isa sa mga nakakasabay dito. And play hard. Uy, napakayaman din. So, parang nag-transition na lang din siya sa damage din. Oo, kasi parang kukulangin din sila sa damage knowing na magic yung si Japoy and also hindi rin naman ganun ka-solid yung output damage na binibigay ng isang Carry Wind Ranger. Yep. So, we'll see dito. Going for yung Scepter, yung Pangolier, sakto lang naman. At least pwede, he's able to dodge out itong mga incoming skills ng Team Neon Esports, the Blood Rite, and etc. So, tamang zone out nga lang dun sila, nun, no? Sila Scam and Playheart. Pero 20 minutes into our game, medyo mataas na yung kalamangan dito for the side of Neon Esports. Ano bang what's next sa palagay mo dito sa IAP kung gusto nilang manalo dito? Sorry? Parang ano yung parang winning condition dito ng IAP? Maybe a good black hole from Kuku. Syempre, multiple, no? Multiple black holes. Kasi turning point din talaga yung mga skills na ganyan eh. Wukong's Command. Napakagandang cancellation yun for Nando. And MLS kinibig dito. Pero, pag na-solo kill to, ewan ko na lang. Janwell. Nerf Janwell, batahook! Oh, the team is here. Pero naka-smoke dito ah, yung team IAP. Medyo pero grabe si Janwell with the damage, guys. Green. Oh, may root dito coming from Japoy. Pero dito, mama. Bola-bola from Luciano. Oh, boundless strike and hook. Another hook. Connects. Mamamatay na naman si Luciano. Napakagandang shackle shot coming from him. Blood Rite. Rapture. Kinamit kay Green. May Glyphnir na dito. Si Playheart. Kimo.
tamang charge lang dito para mag-bosset dito itong Mirana. Pero that would be enough. And mega kill and double kill for Japoy as well. 4-4 non-exchange na naman nangyari. Hindi pa nga tapos si Natsumi. He's chasing Kuku. Focus mo. Napakagandang dagger out. Coming from Kuku. Pero tingnan natin. Hahabol pa rin ba si Natsumi? I think hindi. Wala na. Hindi niya na nakita. Nakapag-dagger out pa si Kuku bago lumanding, no? Yung focus far. So, napakaganda nun para sa niya. At least he survives yung disastrous na teamfight nila doon. Siyempre, medyo mahirap na din yun. Kahit sabihin natin na mag-black hole din kasi si Kuku, medyo laking sila ng damage unless tumama yung Rolling Thunder ng isang Pangolier sa mga mabablack hole ni Kuku kanina. But losing a carry and then magpa-follow up pa kayo, medyo mahirap na din yun kasi wala kayong damage over teamfight. And si Kuku, going siya for Refresher Orb. And may post dito na nanggaling for Neon Esports. Patingin nga ulit ng MK, parang nadagdagan na ba yung item niya? Sobrang sakit na eh. Ayun, going siya for Aghanim Scepter. Or maybe because it's just too squishy yung isang Weaver na kaya niyang mapagamit ng time-lapse. Diba? Which is true. Pero guys, wala po ito sa PNX bet mga sir. Pero if you want to bet to esports and online casino, make sure to go to pnxbet.com and use our promo code LuponWXE. And if you want to buy some vouchers, punta lang po kayo sa ating page na LuponWXE Voucher Seller. And if you have any inquiries, mag-message lang po kayo sa Kuya Nick page. Yapi. So, item check daw, Eugene, habang wala pa. So, tingnan natin. Ito si Skim. Typical na support item si Januel. May Yule Scepter dito. Play hard. Earn of Shadows with a Glipnir. Si Japoy, Boots of Travel. Aether Lens going for Dagon. Natsumi. Going for MKB with Handsome Midas. And Boots of Travel. Yuppie. So, tingnan natin. So far naman, doing good talaga yung Neon Esports eh. Mahirap lang siguro dito na nangyari for IAP. Parate silang napipitas one by one. So, kaya siguro hindi sila manalo-nalo ng team fight. But, sobrang yayaman na din ng heroes na yun esports dito eh. Even the post 5 is way too rich. Kumbaga, sobrang yaman niya rin. Sobrang yaman na rin niya eh. No? Sobrang, kumbaga, nag-pay off yung position 5 Monkey King sa game na to. And, ayun, na-reward that. Mayaman pa siya sa, Pangolier. At saka kay, Skim, na position 4. Oo, hey, no. Siyempre, nakakakuha siya ng kills. And besides, as you look at the assist, ang dami niyang assist on this game. 19. So, with that assist, makakaipon at makakaipon ka talaga ng items. Si Kimo dito, ha. Ngayon lang napansin, 0-11 pala siya dito. Well, isa sa mga downside ng isang Spirit Breaker, yes, you do have the vision. Makaka-provide ka sa teammate mo. Pero once you land, parang isipin mo lang, it's death. Masyadong swerte ka nalang kapag nakaligtas ka or madami kang item to tank out the damage coming from the enemies. Pero other than that, sobrang hirap makaligtas kapag binangga mo na. Parang ikaw na lang yung magiging bait. Ikaw na yung tatangke ng galit ng kalaban mo. Kasi ikaw yung naging frontliner at initiator eh. Tanda mo yung dati parang sa Dota 1, di ba? Kapag nag-charge ka tapos nakabandis ka, Shadow Blade ka na lang pamakas. Yun, parang ganito. Pero dito, sa pangyayari na to, si Kimo, alay talaga siya. Bibigay siya vision. Kung mag-go nila, hindi ko kung mapatay siya. Wala. Ganun talaga ang takbo ng isang Spirit Breaker. And I think goods lang din ito. Going for Blade Mail pa rin naman si Kimo. Para sa akin, medyo goods pa rin to despite na 0-11 siya. Yups. So, 8K gold lead for Neon Esports. Si Japoy naman, ang dami niyang kills. Pero hindi ko pa siya masyadong nararamdaman sa fight. So, maybe because Januel dito with his Monkey King together with Pudge, sila, kahit sila lang dalawa, kaya nilang mag-solo kill ng core ng IAP. Kumbaga pag sila dalawa yung umikot, sure na may mamamatay talaga. Pag tumama siguro yung hook. Pag hook dismember, yun na, parang mamaalam ka na. And kasi si Japoy kasi talaga, di talaga siya, dati siya masyadong nararamdaman sa laro na to. Is that, Oracle din. Kasi kung pesto siya na maayos din eh. Sa likod lang siya. At saka parang
pang false promise, pagka false promise niya, okay na yung trabaho niya. Mm-hmm. Tapos tamang damage niya, tamang chepi-chepi niya lang siya ng damage dito. Pero napakakati pa rin ng isang aura. Kaya yan, no, tatlong Null Talisman. Mm-hmm. Dalawang Null Talisman. And may Blink Dagger na rin pala siya. Yep. So, tingnan natin kung anong gagawin nila. MLS plus the smoke. They will try to set up dito sa top lane. Yung esports, they are ready. They know. Nawawala yung heroes dito. Alam nila, doon. Alam nila na dito yung pwesto ng Neon Esports para Shackle Shot by Charge. Na-charge. Kinumit dito kay Natsumi. The false promise will be committed and this member bibigay kay Kimo. May pana na tumaban and napakagandang black hole for the side of Neon Esports. Two heroes will be cut in here pero that would be a buyback coming from Natsumi. May Yule Scepter na binigay dito kay Luciano. Playhard medyo duguan na rin dito. Wukong's Command, inaamba-amba pero Kimo na dito na ulit. Nag-buyback pero Japo yung kanyang target. Wukong's Command will be committed. Luciano will fall. Nando, hinahabol dito. Itong Windranger, hindi siya mamamatay. Japo dito, badadahe back ulit. Remember, Japo yung mamamatay. Oops, Natsumi. Nag-buyback ka. May charge siya naman. Laki no mid. Napakaganda talaga. Meron pang Windrun? Breaker. And Kimo! Kaya ba today? Mamamatay ba? Uy, napakaganda Windrun. Yule Scepter coming from Janwell. And mukhang pa-turn around pa. Itong engagement on the side of IAP and Spirit Breaker will fall. Kala ko madadayback din doon si Natsumi. Kasi nag-buyback sa engagement. Pero, uy, na-hook si Kuku ha. Coming from Kuku. Oo. Mamamatay yes. Siya dito. Napakagandang buyback yun para sa akin. Coming from Natsumi. Mm-hmm. At least they do get trade dito. Namatay si Kuku thanks to scam with the hook shot. Pero, I mean the hook. And, syempre, kung iisipin mo, ang ganda din ng pagkaka-black hole ni Kuku dun sa top lane. Though, nakuha niya din yung carry at saka si scam. Chapoy? Mm. Ito na yung part na kung saan mag-follow. May ano ha, Lincoln. Uy, pero na-cancel out ang Fortune Send yan. He is able to time lapse out and false promise na naman, kiramit dito. Green, killing spree, Yule Scepter coming from Janwell. Nando, mamamatay pa. And medyo dugal siya dito. Amoy na amoy siya dito. Na Bloodseeker, Devil 2000. O, hindi na lang ang buhay. Pero Nando, same as well. At ako ka dito. Si Janwell. And it's a 2-4-2 trade pa rin as well. May ano eh. May Gleipnir eh. Inabot. Etong si ano. Pero medyo nahihirapan na sila so far. Nahulihin yung isang Weaver ah. At saka nagpo-follow up na rin kasi yung isang ano. Oracle? Isang Oracle. Parang pagdating kasi sa mga later game ng laro, eh, false promise na lang talaga yung maibibigay. Yups. So, we'll see dito anong gagawin ng team. IAP. Pero patay kasi si Weaver eh. So, I doubt na magpupush sila dito. And mukhang lalaban yun. Yan, esports. And esports na nila. Yung Mirana. Okay, the combo. Oh, si Green. Na-dismember dito. Napakabilis lang mamatay. Ang isang Mirana. Oh. Medyo malambot rin kasi siya eh. Going for Spirit Vessel na rin siya. Itong si Mirana. I think it's medyo late. Pero it's fine lang. Para at least makales ng damage dito. And Kuku still farming for his refresher or 36-20. Medyo bumaba na yung gold deficit dito ng IAP. Natsumi still farming for his MKB. Kahit para at least kahit papano meron siyang damage, no? Kasi sa teamfight, siguro napapansin ko din si Windranger, hindi siya masyado nakakapag-free hit with his focus fire. Kasi Cheryl din yung target ni Kimo. Pag nakita talaga din siya ni Kimo sa minimum, yun at yun lang talaga yung isa-charge niya. Parang bobosetin niya lang ng bobosetin. Yeah, as well as yung Oracle. So, as much as possible, zone out niya si Oracle so that he cannot help his teammate during the team fight. Though, kahit nakakapag-false promise siya, ang problema kasi hindi niya na sisugundahan ng heals eh. Kasi nga, sinacharge siya, binabaksaw talaga siya. As in, baksaw talaga na todo yung ginagawa dito sa Oracle. And shoutout nga pala dyan sa mga viewers natin dyan. 1K viewers sa Facebook and meron tayong 500 dito sa YouTube. Kindly share din the stream and make sure to support Kuya Nick's page para if ever na may C-broadcast tayo, ay magkakaroon kayo ng chance manalo ng 1K PNX voucher. Uy, and tinamaan Play Hard. Tinamaan na para dito. Kimo. Napakagandang charge dito for Play Hard and mamatay dito ng walang kahirap-hirap.
itong si Bloodseeker. Pero nando. Di pa sila tapos? Maybe they could take down this mid lane. And napakaganda. Medyo matagal na rin itong nakatayo itong mid lane tower. Monkey King, meron ng agad. Focus Fire, may ilog dito. Kimo, Wukong's Command will be committed as well. May detection dito. Scam, hindi tatama ang kanyang hook. Kimo, magiging alien na naman ba? Luciano on the backlash. Tamang swashbuckle lang siya dito. Pero nasakal siya, siya dito. And I think tamang disengage muna ang gagawin dito of the boat side. Siguro medyo mali lang yung position ni Nandor right there. Masyado siyang malalim under the tier. Ano na kasi siya eh, nasa side na siya ng ano eh. Nasa side na Neon. Kita na siya ng tier 1 at saka ng tier 2 that time eh. So parang vision-wise, alam na siya na doon siya, pero Natsumi. Si ano na si Japoy na naman ang kanyang sinuzonot dito. Hook na naman dito. BKB will be committed and dakon sa wala. Nakita namin yun, boss. Cookie mo, mamamatay din dito. Napakagandang black hole cancellation from Skemberloo and Japoy dito. Mapapunish nila dito itong si boss Q. 3-4 non-exchange. Black hole committed and BKB for the side of Enigma, hindi magandang engagement iyon. Yup. Wala eh, na-cancel eh. Hindi nadamay kasi yung Pudge inside the black hole. So, he's able to ultimate etong si Boss Kuno. So, that's pretty sad for Enigma. You need to wait for another 2 like, to 3 minutes? Oh, 2 to 3 minutes for another black hole. And it's not ideal team fight talaga para sa side ng IAP. Dahil nga, wala silang carry eh. So, parang pilit yung ano na yun, team fight na yun. So, Roshan will be makukuha dito ng wala ka contest ng Neon Esports. Mm-hmm. So, uy! Na-charge, ha? Na-charge. Kimo, pero hindi. Kinancel out niya na. Kinancel out niya na. Parang hindi siya gumamit ng TP. Ganun-ganun na lang. Pero, yup. Basic nga rin yung ganun eh, no? So, dito naman sa top lane. Tira-try nila kung may makikita sila dito. Pero nasa bot lane, karamihan ng side ng Interactive Philippines. So, ayan, he's going for BKB na dito for Nando. Kasi napapansin niya kahit na even though he does have that Lincoln Spear, mabilis lang makancel out. Marami kasi yun eh. Marami patanggal kasi ng Lincolns ni Nando eh. Pero dito, nakaabang. May charge dito. Coming from Blinklay, Hard Glipnir, Wukong's Command. May Blood Drive dito, gulong-gulong. Coming from Luciano, may Rapture na kinumit. Yung Scepter, multiple yung Scepter. Nag-DP na rin dito ang side ng Neon Esports. At tamang atrasa na dito ang IAP. Nando, nag-TP out. May kita ba siya? Hindi. Apagandang TP out ng dito. Ay, nako. Yun na nga, guys. Ito, counter na counter talaga yung Bloodseeker kay Pangolier. As you can see, grabe. Wala halos sa, natural talaga yun, no? Natural counter talaga siya. Oo, walang magawa si dito. Kundi cancel out yung kanyang ultimate kasi nga nararapture siya. Isipin mo yun, ha? Nag-ultimate ka para manganoy sa teamfight, pero ikaw pa yung mas naanoy. Ikaw pa yung mas nasasaktan, pero Japoy on top lane is in trouble. Nasaktan na ba isang KJ? Hindi. Oh, talaga ba? Charot lang. Pero Kuku, BKB TP out na. Pakalang dismember. And Kuku will fall. And dito naman sa bot lane, si Janwell naman. Ang gusto nilang kunin. Mamatay din naman dito. It's a 1-4 exchange. Pero lamang sa sakit palitan mo yung Neon Esports. Pero ito, parehas tayo may Glipnir. Sige, magpaluan tayo dito. Play hard. Hala! Yun lang. Oh no, Nando. Siguro, dapat umalis muna siya. Nag-shukuchi muna siya bago siya, no? Kasi alam mo naman, may Glipnir yung isang Bloodseeker. So, kitang-kita siya. Or maybe, iniisip niya dito, meron naman siyang Lincoln Spear. So, he doesn't even care. Makakalis pa rin siya sa Bloodrite. But pero, unfortunately, Narutira dito si Luciano. BKB, this member. And mamatay ba dito si Luciano? Yes, he will. Medyo barubal na. Sa isang pinipitas? Oh, one by one sa different sides of the map ang nangyayari dito. Multiple massacres ang ginagawa dito ng Neon Esports. At Lincoln Spear na yung Wind Ranger, mga kaibigan. So, Lincoln Spear, para hindi siya ma-charge, okay? So, kanina pa siya naaanoy din ni Akimo dito with those charges. Hindi siya nakakapag free hit ng maayos. So, tingnan natin. Dia's middle tower
Mga sir, we have to remind you, mga sir, isa po akong titi, hindi rin po ako caster. Si KJ po ang... Oo, eh, nagpi-play-play-play na si ano, Eugene eh. Kaya ako na yung nag-a-analyst. So, sorry na, sorry nag-change kami ng position. Out of nowhere, bigla kami nagpalit ni KJ. Oo. Pero, ayun na nga, mga sir. So, kung bihira lang itong mga ganito. So, pabida moment. Okay lang naman. So, ako na yung naging analyst, si Eugene, yung ating play-by-play ngayon, mga kaibigan. So, si Kimo. Kimo, may bari dito. Shackle shot as well. Dismember, pana. Hindi siya tatama. And, mega kill streak for, ano dito, kay Orakel. Play hard medyo duguan. And going, I think going din siya for... May, uy! Uy! Ito, okay, yung Aghanim Shard. Hindi ko pa ito nababasa. Okay, pag kinain siya, di ba dirty yun? Pag kinain ka, nag-heal ka. Hello? Ikaw lang ata nag-iisip nun eh. Hindi, pag kinain mo, isusuka mo pa ba? Basta yun na yun. Pero dito na nga, namatay no na naman comment. Dito. Si Kuku. Pero dito, on the top, on the side ng IAP, may hook dito si Green and mamamatay siya dito. Mukhang masyado ng maliit yung mapa. Oo, isa-isa na lang talaga. Ito lang yung ginagawa ng Neon Esports. Isa-isa nila pinipitas yung heroes ng Dire dito. So, hindi na pinapan ako play ito. Eh, no? Oo, at saka mag-expire na din yung ages ni Playhard dito. And I'm not really sure kung anong gagawin nila. Will they push on to the high ground? Or nope, they want some kills. Nagkakataka lang si Nando eh, na creep wave dito eh. To delay yung push potential ng Neon Esports. And Skadi! Offlane ka ba talaga? Pero dito, yung Scepter, mahuhuli dito si Nado, pero may Sukuchi out. Mahuhuli pa siya. This member will be committed. Napagandang fortress and na commitment dito. And Nando, yung kulit mo, eh, medyo natigil na rin. Mm-hmm. On the top lane naman dito. Iba-iba sila ng target, so, pero every target is dead. Yup. Sa bawat engagement na kinukumit ng Neon Esports, may napapatay sila. Parang napakataas ng kill potential talaga ng heroes. At saka walang mga buyback ng dalawang heroes ng IAP. So maybe there's a big chance that Neon would try to take some objectives, maybe force out some buybacks. So, natin, ano ang plano dito ng Neon Esports? Boards. Kuku! Napakagandang dagger out naman dito coming from both. Good reflex. Napakabilis na kanyang ano dun. Reaction. Sobrang bilis na dalhin ni Bosco dun for the dagger out. And MLS will be committed dito. Any plans coming from IAP or... May black hole pa pero wala silang carry. Pero tingnan natin. I think binabay time na lang nila dito. Itong IAP Kimo will be charging in. Pana will be committing dito kay Playhard. Makasyado makunat. And kaya na naman as usual para mag-regen. Mag-regen ng sobrang basic yan. And ayan. Ilang percent ba yung hini-heal? 6% of their max health for 10 seconds. Yups. So Kuku? Wala. Nahirapan na rin si Kuku mag-engage dito. Kapag pumasok lang talaga si Kimo and si Luciano talaga, eh doon talaga malalaman yung kung makakambak pa talaga sila or hindi. Pero may gem of true sight na rin dito. Etong si Skem. One big black hole lang talaga dito para kay... Eto na. Nagsiset up na sila. Nagsiset up na sila. Mm-hmm. Tingnan natin kung ano pa plano nila dito. So far, medyo mahirap din kasi talaga. Look at this position 5. Transitioning on to damage already. So, matatakot ka na kay Monkey King dito. Makita mo lang yung Wukong's Command. Baka Wukong's Command pa yung bumugbog sa'yo eh. Para ito yung troll ni Janwell kahapon. Parang ganito. Mm-hmm. Pero napakatay. Nando! Napakatay siya. Shot at focus pa. And Nando will fall. 85 seconds. No buyback. Oh, nos. Tingnan natin. Ano ba ang plano dito? Ano nang plano dito? Ano na bang call ng IAP dito? Will they go for engagement na wala si Nando? Or will they wait? And wala ang buyback si Nando. 1K gold away for his buyback. Alam ba to? Ng Neon Esports. Oh, si Focus Fire na naman. Napakagandang engagement. Pero napag-BKB na naman doon. Yul's Play Scepter. Playhard? Namatay pala si Playhard. Rolling Thunder. Who coming from Scamber, Lou, and they will disengage ng sobrang dali.
Magre-re-engage ba sila dito? Janwell, 3 lines. Nalaglag. Nalaglag siya sa puno. Pero doon naman si ano, Oracle, which is okay. Kasi pwede niya lang siyang i-false promise. Siguro si Janwell na nga tayo yung pwedeng promonta with the 2 Kongs command. Oh. I think they can easily. Kaya niya, may double damage rin ba siya. Ito naman siya, kill shot this time. Nalaglatch and Wukong's command. Maka-cancel ng charge ni Kimo. Blade mail as well. Meron naman dito the dismember and Wukong's command. Yan lang, will sapat be committed. Napakalaking ring niya ng Wukong's command and who coming from Skim. Mamamatay dito si Japoy and stoppable streak coming from him. And I think magpupush na dito ng sobrang dali itong Neon Esports. May na-hook na naman. May na-hook na naman dito. And si Green na naman. Napakagrabe naman itong si Skim. Pagdating sa hugutan talaga. Kanina pa siya nakakakuha ng decent heroes eh. And every time he hooks, somebody is dead. Pero Natsumi tries with the shockers. Yung scepter. Fortune's End? Wala. Wala. Focus bar. Luciano. Uy! Patay ka! Mali ka ng inutan, kaibigan. Another? Dito mababa yun. Meron naman pala siyang blink dagger. Kaya naman pala ganun. Well, Nando. Pinapush yung mid. Tinatry niya. And pinapasok na dito. So, well, Natsumi. Nag-iikutan sila dito. Luciano, mamamatay ba? Gandang hook coming from Skim. And babay siya sa base. Op! Op! Napakagandang wind run. And I think it's over for the side of... Sa well, huge. Dineliver kasi. Oh, nabuhay pa ito Wind Ranger na false promise pala dito. Si Skim Yung scepter? Ko? Ano plano mo, boss ko? Oops, tingnan natin. Mapapatay niya. Will he commit a black hole? No. Nope. He will not. Si Kimo. Ayaw yung black hole. Eto si, ano, si Skim, dinala niyo sa fountain. Eto si, ano eh. Si Wind Ranger. Tamang, buti lang na false promise siya ni, ano. Di mo deserve. susunod na laban natin dito, Lo, guys, will be a ano sinasabi dito? Esports. Anong limang langaw daw? Gusto mo limang langaw? Di mo deserve. Ah, okay. Limang langaw. Pero Japoy dito, mamamatay. And false fire will be committed naman dito kay Nando. MLS, committed Natsumi. Mamatay ba? Hindi, tamang win run out lang siya dito. Medyo nagiging maasim na rin yung IAP. Pero isa-isa na bibitas yun yung esports dito. Ah. Hindi pa merga yung Neon. Meron pang bottom lane. So magro-rush dito yung IAP. We'll see dito if makakakita nga ba tayo ng amazing black hole from Bosku. Isa klasiko magnipiko. Coming from a Bosku. And mga guys, sa next series natin, eh, napakagandang laban. Well, that would be Reckoning Esports versus Execration and Black Hole! What is this? Is that an illusion? Yes, sir. It's illusion. This is... lag. Ay! It's illusion. It's color blue. Yeah, it's illusion. It's illusion, mga guys. Oh, no. Nagtanong si Kuku. Illusion. Lag. Literal, hindi deserve ni Japoy. Literal na demonyo. So, pero... Literal na demonyo. Guys, pinos ni Skim, tas nag-DC. Pero nakakita ko dito si Bosco. Pero Nando will be getting the Aegis. Kuku will fall down. Pero napaka-demonyo dun ni Skim. Sorry, lag. Sorry, lag. Typical daw. Trash talk. Sorry, parang sorry I'm late, guys. Pero Natsumi, I think kukunin nila dito. Si Kimo, wind run! Ito yung bali sila ng hula doon. Tatapusin niya ata. Oo, pero ito, naulit pa rin nila dito si Kimo. Sakit ha, Black. Blade mail. Pero that wouldn't be still enough. Pana, tumama sa kanya. Tier 2 tower sa bottom lane. Will fall, Luciano. Tingnan natin. Kain na naman. Kain ng kain to si Pajino. Oo, at saka at the same time, wala naman ang black hole na aalahanin dito. Even though mag-buyback yung Enigma dito, they don't even care. There's no black hole, kaya hindi sila matatakot. Kahit magkumpul-kumpulan sila dyan. Kahit buong maghapon pa kayo dyan, buyback. Kung wala naman kayong black hole, wala rin mangyayari. Pero Luciano, pumasok kay Yul Scepter dito. Dyan, well, tamang pronta lang. Focus Park, kinamit dito sa Weaver. Natin. Patay. Ay, hindi. Nakapag-timelapse pa. Nakapag-timelapse. Pero namali siya ng lugar doon. Binabarandal siya dito. Nando, may Aegis. Pero tingnan natin. Parang hindi ganun ka-enough. Yung kanyang Aegis. Kimo,
nag-buyback to ng Nando. The Weaver Masterino. Ang bilis ni Natsumi! Kimo, mamatay rin dito. 110 seconds. Wala siyang buyback. Uy, the shackles sa dalawa. Grabe rin si Natsumi dun. And Gigi will be called for the side of Interaction Interactive Philippines Neon Esports. Grabe yung killing game dito. Number 1. 62? 26? Baliktaran ah. Oo, wala eh. Malakas talaga yung killing potential ng Neon Esports. And yung mga black hole ni Kuku, maganda naman so far. Yung mga black hole niya, sulit na sulit. Pero yung last black hole talaga is not that good because nga, illusion yung nakuha. And yun lang yung tanging comeback potential ng Team IAP eh. With a good black hole from Kuku. Pero kaso wala eh. Hindi naging enough din. Maganda good sa yung mga early commitment nila Kukoy sa mga single target. Pero when the black hole needed the most, black hole sa wala, black hole sa illusion. Pero di natin masisi kasi sobrang hirap din ang laban na to. Yup, so that would be our game number 1 dito sa PNX Bet Invitationals. Oo, group stage season 3. So we'll be right back for a short break para sa game number 2. Bye-bye, mga sir.